Magandang araw mga bata, ako si Binibining Pearl Joy, ang inyong magiging tagapagturo sa asignaturang Pilipino. At nais ko sanang magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa isa't isa. At ngayon, bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko sanang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amin. Aming pinakamamahal na Ama, maraming salamat po sa araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at isipan ng sa ganun ay lubos namin maunawaan aming paksang tatalakayin. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa ngala ni Jesus. Amen. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang aralin na tiyak na magbibigay sa inyo ng karagdagang kaalaman tungkol sa wastong gamit at paggamit ng gitling. Ano ba ang gitling? Ang gitling ay isang bantas na maraming gamit, kung kaya't marami din ang nalilito sa kung anong mga pagkakataon dapat o kailangan ito at hindi. Kailan nga ba ginagamit ang gitling? Una, sa inuulit na salita. Ginagamitan ng gitling ang mga salitang inuulit. Halimbawa, ano-ano, araw-araw, at iba-iba. Pansinin na ang inuulit na salita ay isang buong salita. Kung saan, hindi lahat ng salitang inuulit ay nilalagyan ng gitling. Halimbawa, paro. Ang paro ay walang kahulugan at wala rin salitang paro, kung kaya hindi natin ito lalagyan ng gitling. At kung may higit dalawang partig ang salita, ang unang dalawang partig lamang ang inuulit, halimbawa, suntok-suntokin, bali-baliktad. At kung may unlapi naman ito, isinasama ang unlapi sa unang dalawang partig, halimbawa, unlaping nag, nagkawasak-wasak. Alawa, sa isahang pantig na tunog. Halimbawa, tik-tak, ding-dong, flip-flop. Ikatlo, sa paghihiwalay ng patinig at katinig. Halimbawa, pag-asa, mag-isa. Pang-ulo, na nangangahulugang kagamitang pangsuot sa ulo. Iba sa salitang walang gitling o pang-ulo. Ngunit, ginagamitan ng gitling ang salita kahit pa ang unang pantig ay nagtatapos sa patinig, kung ang kasunod nito ay salitang pantangi, halimbawa, pamandaluyong, taga-itugon, makarizal. At tandaan na hindi nilalagyan ng gitling ang salitang makabayan, taga-lalawigan, makatao. Dahil ang salitang makabayan, lalawigan, at tao ay hindi salitang pantangi. At kapag salitang banyaga at nasa original na baybay ang kasunod. Halimbawa, pa-cute, maki-computer. Pang-apat, pinabigat na pantig. Halimbawa, lakap. Lakap ng sinaunang Tagalog na nangangahulugan ng mabilis. Musing, nahiligay nun na nangangahulugan ng buwis. Pang-lima, sa bagong tambalan. Halimbawa, lipat-bahay, bigyang buhay. Amoy pawis. Walang tiyak na tuntunin kung kailan inaalis na ng gitling ang tambalang salita. May salitang gaya ng kathang gitling buhay para sa nobela noong panahon ng Amerikano na sinusulat ng kathang buhay ngayon. May matandang palipadhangin, basang gitling sisiw at bunong gitling braso na hindi pa rin inaalisan ng gitling. Pang-anim, iwasan ang bigyan. Halimbawa, bigyang pugay na pwede namang gamitan ng nagpugay. Bigyang parangal na pwede namang parangalan. Magtipid sa paggawa ng tambalang salita, lalo't hindi kailangan. Iwasan ang isang bisyong pagdurugtong ng anumang sasabihin sa bigyan, gitling, nang sa ganun ay maiwasan ang pagkalito sa paggamit ng gitling. Pangpito, tambalan ang punong kahoy. Dapat malinawan na may salitang gaya ng punong kahoy at buntong hininga. Nalikha mula sa dalawang salita, puno plus ng at kahoy, at bunton plus ng at hininga. May bumabaybay sa mga ito na punong kahoy at buntong hininga. Dahil sa arbitraryong pagkasunod sa U na nagiging U sa loob ng pinagtambal na salita, at bukod pa, mas madaling maintindihan o makilala
nang mambabasa ang dalawang orihinal na salitang pinagsama sa punong kahoy at buntong hininga. Pang-8, sa pasulat na oras, ginagamit ang gitling upang ihiwalay ang numero sa oras at petsang may ika. Gayon din, sa pagbilang ng oras, numero man o binabaybay na ikinakabit sa alas, gaya ng mga sumusunod na halimbawa. Ika, gitling, numero 8 ng umaga. At kung ang numero naman ay ating isusulat sa salita, hindi na natin ito kailangang lagyan ng gitling. Ika, 8 ng umaga. Gayon din, sa ika, 9 ng Marso. Ika, 9 ng Marso. Sa kasunod na D, ginagamitan ng gitling ang salitang may unlaping D mula sa Espanyol na nangangahulugang sa pamamagitan ng o ginagawa o ginagamit sa paraang. Halimbawa, D gitling color, D gitling mano, D gitling lata, o D color, D mano, D lata. Sa kasunod na D, ginagamitan ng gitling ang salitang pinangungunahan ng D, pinaikling hindi, at nagkakaroon ng kahulugang idiomatiko. Tila kasabihan, malimit na kasalungat ng orihinal nito, at malimit na may mapagbiro o mapanguyam na himig. Halimbawa, di gitling mahipo, di mahipo, di gitling mahugot-hugot, at di gitling kagandahan o di kagandahan. Sa apelyido, ginagamitan ng gitling ang mga apelyido ng babaeng nag-asawa upang ipakita ang orihinal na apelyido noong dalaga pa. Halimbawa, Carmen Guerrero, gitling Nakpil, kung saan ang kanyang apelyido noong dalaga pa ay Nakpil. At kung ito naman ay ginagamit sa anyong lalaki, gaya ng Graciano Lopez, gitling Haina, ang kasunod ng gitling ay ang apelyido ng ina. Pangsaklaw ng panahon, ginagamitan ng gatlang N-dash ang panahong sakop o saklaw ng dalawang petsa. Halimbawa, 1882 N-1903, panahon ng pagdating ng nasyonalismo. At gayon din ang ginagamit kapag nawawala ang pangwakas na petsa ng isang panahunan, gaya halimbawa ng 1870 at hindi tiyak na kamatayan. Gatlang M-dash. Ang mas mahaba na gatlang, sa halip na gitling, ang dapat gamitin kapag ibinitin ang daloy ng pangungusap at maidinagdag na impormasyon sa loob ng isang pangungusap, gaya halimbawa, napalingon ako. At nalaki ang mata nang makita siya. At doon lamang nagtatapos ang